So hi guys, it's me again, Lisa Mayer, and welcome to my channel. So guys, sa video pong ito ay gagawa po tayo ng ginataang bilo-bilo or halo-halo, ewan ko kung anong tawag ito. Pero lahat ng ito ay alternative lang dahil hindi ko naman mabili lahat ng mga sangkap. So ngayon guys, ang kakailangan lang po natin sa paggawa ng ginataang bilo-bilo is, of course, meron tayo ditong gabi, sweet potato or kamote na ano ba, lila, violet, and yung kamote na yung dilaw, yan. So yan yung sangkap natin kasi yung ano ko, yung gabi ko is ko konti lang kasi wala na akong mabilhan, so yung stock lang namin ang meron dyan. And of course, meron din akong idadagdag na langka ito. Langka na naka-bottle na. Yung naka-bottle yung... Wala kasi akong mabilhan na press kung ano. Langka. And this one, sago. Yan. Yun ang ating sago. Is alternative lang na sago. Kasi wala akong ibang mabilhan. And this one is... itong bilog-bilog na to is... Isa ay Latinus rice lang na binibilog-bilog ko na yung ginagawa sa anong tawag nito, yung palitaw. Yan lang ang alternative ko. So medyo malaki yung ginawa ko. Malaki siyang bilog. Pero okay na yan kasi malaki naman ang hiwa ng aking mga sangkap. Of course, kakailanganan natin ng syempre gata, and lalagyan natin ng ano yan, ng tubig, at hindi mawawala yung asukal. So yung ano lang, yung pulang asukal ang ginagamit ko kasi nga medyo hindi siya masyadong ganun katamis, pero kapag kulang sa tamis is dadagdagan ko pa. So ang mga yan guys, yung ito is 2 inkan na milk, kukusnus is coconut milk, yung ganito palaki, 400 ml siya. So 400 ml yung ganitong ano, yung ganitong milk siya ay 400 ml. So 2 ang nilagay ko dyan, naka-ready na sa ating kaserola. And this one ay ano lang siya. So ang meron akong stock is 400 grams na glutinous rice. So yung kalahati lang ang ginawa ko. So may natira pang kalahati. So yan ay binilog-bilog ko lang. So ang pagbilog pala nito guys is ano, lalagyan mo lang siya ng tubig and then halo-haloin hanggang sa maging dough na siya. So kapag naging dough na siya, so bilog-bilogin mo lang siya ng ganyan. And yung aking sago, itong sago na to is yan lang yung available na nabili ko. And nabili ko siya ng 375 grams. So, kalahati lang din yung ginawa ko. Kasi hindi naman ako mahilig sa sago na ganyan. Kasi nga, mas gusto ko yung isa. Kaya lang, wala silang ganong sago. Kaya, ganito lang yung nabili kong sago. Yung tinatawag na tapioca. Tama ba? Tapioca. Tapioca? Tawag ba dito sa sago? Yan. So, guys, umpisa na natin. Siyempre, ang ating gagawin is i-start na natin yung ating coconut at lalagyan natin siya ng tubig. Wait, kukuha lang tayo ng tubig, guys. Yan, naka-on na yung ating apoy, and halo-haloin lang natin tong ano, yung gata, and lagyan na natin ng water. So, isang baso lang ilalagay ko muna. And, of course, yung ating asukal. Actually, white sugar pwede rin ilagay. So, lahat ng ito, guys, ay alternative lang yung ating mga ginagawa. Kasi, nandito tayo sa ibang planeta. Ano tong black na to? Sa sugar galing. So, haluin lang natin ng haluin. So,
actually guys, kapag ganitong in-can kasi, buo-buo siya sa loob. So, kailangan natin haluin pa. I think kailangan pa ng water. Kailangan pa natin dagdagan. So, lahat ng ito guys ay alternative na pagluluto lang. Kasi hindi tayo professional cook or professional chuchu. Yan. Lagyan ko pa ng kalahating water. Di ko alam guys kung kasya ba yung aking ano dito, yung aking lahat ng recipe kasi maliit lang siya talaga. Wala akong malaking kaserola. So try lang natin kung kasya. Kapag hindi kasya, may lagayan pa akong isa na medyo malaki-laki. So doon ko siya lulutuin. So antayin lang natin. Hindi ko muna ilalagay lahat guys kasi baka mamaya sobrang tamis naman. Ayoko kasi masyadong matamis kasi may langka akong ilalagay, matamis na kasi yun. So, kailangan natin limitahan yung pagkamatamis niya. So, guys, medyo nagbubbles na siya. So, ilalagay na natin yung ating mga sangkap. Unahin natin yung gabi. So, dahan-dahan lang. Pwede namang kamayin. Malinis yung aking kamay. So. Then, isunod natin yung potato. Sago. Ang sago nga pala nito ay made in Thailand. So, almost 2 hours ko na siyang pinakaluan pero hindi pa rin siya naging pearl. Hindi ko alam kung bakit. So, ayan nga guys. So, makikita nyo may puti-puti pa rin siya pero luto na siya. And of course, isusunod natin yung ating glutinous rice na ginawa nating bilo-bilo as alternative dahil hindi ko nga mabili lahat ng sangkap na kakailanganin dito sa aming lugar. So lahat ng ito ay mga alternative para naman mapagbigyan lang yung ating hinahanap, yung aking hinahanap na pagkain. So at least hindi natin masyadong mamiss yung pagkain Pinas, so kaya nating lutuin sa pamamagitan ng mga alternatibong pamamaraan. So ang lalim naman nun. So, ang ating kaserola guys ay sobrang puno. So, kakailanganin kong isalin sa isang lagayan para naman maipagpatuloy natin ang pagluluto at hindi siya aapaw at madumihan yung ating lutuan. Ayan. So, dahil hayaan pa natin kumulo ng kumulo hanggang sa lumapot siya. So, kayo na mag-adjust guys kung hanggang gaano kalapot yung gusto nyo. At kung gaano katamis ang gusto nyo, ayan. So, dadagdagan nyo lang ng water o di kaya gata or asukal kapag gusto nyo pang medyo matamis-tamis. So, ayan na guys. So, luto na yung ating inataang bilo-bilo. So, ayan kung nakikita nyo. So, nakakagutom na guys. At medyo malapot siya guys at konti lang yung sabaw kasi nga gusto ko is sobrang lapot kasi mas gusto ko yung kainin yung ganun kasi
ang kakain lang nito is ako tsaka yung anak ko. Yung asawa ko, konti lang siguro kakainin nun kasi hindi naman siya mahilig sa ginataan. So, ayun guys, tara na. So, ito na guys. Let's eat. Ito na yung finish. Luto natin. Finish product. So, sobrang sarap guys. Sobrang sarap. Sobrang, sobrang sarap. So, ayan guys. Yan lang yung ating putahe for today. Yung ating putahe talaga. Putahe. Yung ating luto for today sa kusina ni Aling Lisa. So, ayan guys. Ihahain na natin to. At ito ay